and shall go out to deceive the nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. They were judged every man according to their works. And the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. May sabay. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Pag-aaralan namin. Bigyan niyo po kami ng pangunawa ngayong hapon, Panginoon, para maintindihan namin. Medyo madaming material dito ngayon. Haba yung time frame na kahit 15 verses lang. So I pray, mga baligtanawin namin yung mga pinag-aaralan namin. Maintindihan, ma-appreciate namin ang application nito sa aming buhay ngayon. Kaya mong lalahati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Makinig, mga bata. Pwede tabihan ng maliliit. Ng malalaki. Dito, kaya mo ba yan, Che? Lima yan eh. Asan na yung isa? Kinulong na. Asa Johan? Yan. Yan, nakapag kayo. Nakita niyo yan. Okay. So again, recap tayo. So, naalala ko nga rin to. Ay nagtatanong si Ezekiel hapon. So, tama-tama to kasi nga may nag-share sa kanya. Ito yung ayoko naman ha, sa iba, OA din naman. Okay? So, may iba doon, parang ginagawa nila, sila na nag-interpret ng Bible. Na kala, ito na ang 666, bakuna. So, una, ang bakuna dito, di ba? Ang 666 dito. Kanan. At saka dito. Okay? So, pero nag-ano kasi yan eh, nag-coincide nga. So, okay rin yun kasi ang talagang mapapaisip ka, katulad nga yan, bawal ka ng gumawa niyan, bawal kang ganyan. Ayan, exactly yung pinag-usapan natin sa Revelation, basahin natin sa 13, no? Kaya sinasabi nilang ganun, may tama din. Ito sinabi po yung 666, yan. Ito daw ang gagawin ng Antichrist, and he caused it all, both small and great, kahit sino ka pa, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, and sabi ko, and in their foreheads. Okay, pero ito sabi dyan, para saan yun? That no man might buy or sell save he that had the mark. Tagalog, pag wala ka daw ng mark, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Okay? Kung wala ka ng mark, tsaka yung pangalan ng beast, or the number of his name. So, sinabi lang dito yung number is 666. Okay, 666. So, malapit talaga. No? Kasi ganito po, sa panahon natin ngayon, ang trade, libre yan eh. Kasi simula po nung, alam mo na, yung hindi naman na invento, pero natuklasan, or especially, in-implement nila yung tinatawag na free market, tsaka yung capitalism, right? Hindi nyo ba yun? Yung communism, kinokontrol nila lahat. Kaya pag free market, capitalism, bahala ka magbenta, bahala silang bumili, kung ayaw nila, wag, hindi pipilitin. So maganda doon, ayos yun niya, kung maganda yung produkto mo, bibili nila, yayaman ka,
tuloy-tuloy yung ano mo, kita. Ganun dapat kasi ikaw gusto mo ba naman ng bulok na silbisyo? For example, sa US daw, isa sa mga project na talagang maling-mali sa ginawa nila, yung railroad nila. Okay? Ang ginawa daw doon, parang sa Pilipinas na minsan, minonopolize ng gobyerno. Sila yung gagasto, sila daw yung kikita. Problema, saan ang gagaling yung pera ng gobyerno? Sa tax. So, kahit hindi na gawin ng mabuti yung ginagawa nila, wala silang kumikita na sila eh. Di ba? So, kaya nangyari doon, nagmahal, di natapos, ang pangit. Walang choice yung mga tao, kinuha na sa tax nila eh. So, ngayon, kahit sa Pilipinas yan, kaya ginagawa ngayon, private partnership, yun ang maganda. Kasi, may corruption din dyan, pero kahit paano, private company yun, kikita sila pag inayos nila. Pag hindi nila inayos, ipe-penalize sila ng public, ng gobyerno. Nakita din, parang sundan nyo ba? Parang ganito, kunwari, si Jobal nagbebenta ng, yun, napanood nyo rin sa Facebook yun, di ba? Si Jobal nagbebenta, anong isang benta ba? Wow, mangga. Si, Roniel, nagbebenta rin mangga. Pareho lang pinagkuhaan yan eh. Kaso gustong mabili agad ni Roniel sa kanya, kaya medyo minurahan niya. So, kaya no, 10 piso sa kanya, 9 lang. Kasi kanina tayo bibili. Sa mas mura, di ba? Eh, nakita niya, nako, walang bumibili sa akin, anong gagawin niya? Mumurahan niya. Sa bandang huli, yun ang maganda. Panalo ang consumer. Ang problema, eh, matalino pala si, Roniel, anong ginawa niya? Binili niya lahat ng mangga ni, Tapos, wala na siyang kompetensya, ang ginawa niya. Tinasa niya yung presyo. Paano tayo? Natindihan niyo ba? Basic economy yan. So, pero, dapat may competition lagi. Pag walang competition, talo yung sambayanan. Actually, talo lahat. Ang panalo lang yung ilang individual na magmamanipulate niyan. So, ba't ko sinasabi yan? Ito daw na binabanggit sa end times, ngayon nangyayari yan, katulad yung bakuna. Bakuna na naman, no? Kasi, ganun talaga eh. So, kahit pa ilan, konti, maraming private companies din yan, still, napaka-konti niya sa buong mundo, kinausap lang nila presidente, wala na tayong choice kundi bumili. Diba? Basta, hindi naman nagbayad eh. Kaso, kinuha yung sa tax. So, basically, binayaran natin lahat yun. Yung bakuna. Amen? Ba't ba tayo napunta doon? Kasi nga, sabi doon, diba? Pag wala ka nung mark, hindi ka makakabili, hindi ka makaka... hindi ka na mabuhay nun. Namumundo ka na. So, isa yan, kaya sinasabi ng iba, parang 666 na tayo ngayon, ha? Ba't bawal yung not vaccinated? Okay? Samantalang, does it make sense? Kasi kung totoo yung bakuna na yan, dapat protektado na kayo. Hindi kayo takot. Baligtad. So, ako naniniwala ako, ano na yan, ang tawag dito? Tinetesting na nila yan. They're trying, sabi nila, they're testing the waters. Kung gaano karami na yung tao na madaling sumunod lang sa gobyerno kahit walang sense. Kahit niloloko na sila, sunod lang na sunod. Yun ang gagawin ng Antichrist. Paano nyo gagawin yun? Ganun na, ginagawa na nga ngayon eh. Kung hindi tayo makapagreklamo, at hindi tayo makakapili, anong ba'y piliin natin, magpabakuna o hindi, ganun na rin yun. Tapos every year, turok, every year, turok. Ano kikitain nun? Ang laki, nang kikitain nila, tayo naman, mga lab rats na tayo. Pinag-eksperimentohan na tayo. Pag namatay tayo sa bakuna, wala tayong magagawa. So kaya yung sabi ko rin na labanan natin. Kasi pag hindi natin nilabanan yan, yung mga anak natin, lalo nang hindi. Hindi nga nilabanan ni tatay yun eh. Kami pa. Diba? So itindihan nyo po yun. So, yan yung 666. Pag malasadong malakas yung gobyerno, talo ang mga mamamayan. At balikan muna natin ulit yung timeline. Wala pong maingay. So yung bantay nyo. Para lang makita natin ulit. Internal. Saan ko ba nilagay yan? Ito. Okay, nasa na tayo sa ating Revelation.
Okay, ito po yung first half sa kaliwa nyo. Ito po yung label niyan sa gitna. Sa 12, second half na po tayo. Natapos na tayo. Inulit po yung chronology. So, natapos sa 12, sa persecution ng saints. Chapter 13, binasa natin kanina, Rise of the Beast and the Antichrist, yung 666. And then, anong in-expect natin pagkatapos ng rapture na? Tapos na rin po tayo dun. Ibig sabihin, kinuha na yung mga mananampalataya sa langit na. And then, chapter 15, yung seven angels plagues, yung vials is given. Katapat po yan ng seven trumpets. Sa Revelation 16, tapos na rin tayo, seven vials. Bawat vial, binubuhos, maraming parusa, wrath of God sa mga natira dito. Kaya huwag kayong matitira dito. Siguro doon yung ligtas kayo. Diba? Very basic naman yun. Pag hindi kayo ligtas, impyerno kayo. Diba? 17, Babylon. Okay, naalala pa yung Babylon. Ano yung Babylon? Sino yung beast? Dragon. Sino yung dragon? Satan. Sino yung beast? Lahat ng mga evil kingdom sa mundo. Okay, inisa-isa yon. Tapos, yung pinakahuling kingdom, yung seventh, as later, yung eight. Yung eight, yung kay Antichrist. Ang tawag sa Antichrist, saka doon sa kingdom niya, beast. Okay, the beast, hayop. Tagalog. Pero yung Babylon, siya yung nakasakay. So, parang in-interpret natin ito, lalo nyo pa, ako personally, ito yung elite. Ito yung mga mayaman. Alam nyo ba yung stock exchange, yung mga ganyan? Ayan. Actually, hindi pa nga, mahina pa yon. Pero andun yung picture nun. Ibig sabihin, pag may pera ako dito, ito yung bata ko. Parang napupusta ka. Okay? So, yung pinaka-pinaka na ikinabang sa lahat ng kayamanan sa libutan, katulad yung vaccine na yan, tsaka yung pandemic, sinong na ikinabang dyan sa palagay nyo? Yung mayayaman. And nasabi ko sa inyo lahat, yung mga si Bill Gates, mahina pa yan kasi sila namomonitor pa natin eh. Yung mga totoong ano yan, hindi na nagbabayad ng tax yan, wala, hindi na dinedeclare yung mga ano nila, kayamanan. Hindi na kailangan i-declare eh. Yan yung beast, naniniwala ako. And yung iba naman ay yung US daw. Sabi ng iba, Catholic daw. Kasi nga, yung Catholic, tumugma sa kanya yung mga prophecy dito na dress in purple, gold, marami pong gold sa Vatican, ang dami nilang gold, maliit na bansa lang, tapos yung Pope, napaka makapangyarihan. At maraming pinatay ng mga Kristiyano. So, sakto sila eh. So, yung US naman, sila yung pinakamalakas ngayon. So, ngayon, pag sila ay may base militar kahit saan. So, parang sila yung beast din, o yung Babylon. Sila yung naikinabang, sila yung pinaka-consumer country na sinasabi. Lahat ng produkto sa kanila, mayaman sila. Okay? So, pag pinag-merge mo yun, yun yung sinasabing Babylon. Sa 18, di-describe sa 17, sa 18, sila ay na-destroy na. Okay? Pinakita doon. So, hindi pa lahat yan, pero inuna yung Babylon. Hinusga ng Diyos, ginera una, kakampi niya yung 10 kings. Later, nagalit yung 10 kings sa kanya, pinatay siya, minomba. Okay? At isang oras lang, sabog na. At yan. Then, last time, dito tayo sa Marriage Supper of the Lamb or Battle of Armageddon. Ano yung Battle of Armageddon? Ito na mga drawing. Let's say 20 na tayo. So, ito na yung chapter 20, ABC. Mahaba yung ano natin ngayon eh. 15 verses lang, pero napakahaba. Ang dami nangyari. Paano nga ba ito? Nakalimutan ko na. Yun. Paano ba ito? Screen light, hindi eh. Notes yan, hindi. Dapat new note yan. Drawing ko lang po ah.
yung timeline kasi natapos na tayo sa 7 years. Yun na yun, yung end ng 7 years, yung end ng beast, tsaka ng kingdom ng beast. Ayun yung bakit wala. New note dapat. Ang gaganda ng drawing ko, di ba? Waitin din yan. Okay lang yan. Sige. So, dito po yung tinatawag na 70th week ni Daniel. Ito po yung last 7-year period na napaka-importante dun na papatasaan yung mga kalaban ng Diyos. Okay? So, but this time, pag-uusapan din natin yung millennium. So, ito yung timeline, ha? Ulitin natin. So, syempre, dito yung beginning, Genesis, Revelation. So, dito na pako si Jesus, pinangako si Jesus, pupunta siya dito, di ba? Sa mundo, and then, pero napako siya. So, somewhere here, dito pinaphesy ni Daniel yung mangyayari. So, basta meron daw, ilan ba yun? 62? 60, nakalimutan ko na naman. 62 plus 6. 68 lang. Hindi, 62. 63 plus 7. 62 plus 7. 69. Ayan. So, yung 70 years ni Daniel, nahati yan sa 7. 62 muna. 62 plus 7 plus 1. Okay? Hindi yan dito. Dito actually yan. Dito sa 7. Matatapos yan dito. Itong 1 to nakahiwalay. Okay? So, ito yung tinakilan natin. May second page ba dito? Second page. Yan. Okay, dito tayo. So, ito na ngayon yung 7 years. Hati po yan sa gitna. So, syempre, 3.5. Ang rapture, andito po yan, ha? Yung iba, sabi, before daw nito, mali yun. So, dito yung rapture. Dito din yung second coming. Okay, darating si Jesus. Mara-rapture tayo. Okay? So, salubong na yan. So, ngayon, after ito yung tribulation, and then later, great tribulation, ito yung wrath of God. Itong period nito, wrath of God. Okay, ito na yung bumuhos lahat ng kaparusahan, yung mga plagues, yung hails, yung earthquake. Dito may earthquake na rin, pero dito yung matindi talaga. Okay? Ito ngayon yung pang kingdom na rin ng beast. Dito siya malakas eh. Nawala ng mga saved. Sila na yung naghari dito. Pero pinaparusahan sila. Okay? Ng mga trumpets, yung mga vials. Dito yan. So, sa dulo ng 7 years na to, hindi pa tapos. Diba? After na 7 years, ano meron? So, natapos tayo last time nga sa Armageddon. Okay? Dito yan. Sa bandang dulo. Okay? Armageddon. Gera yan. Sino magigera? Si Jesus, tsaka tayo, kalaban natin yung the beast, the kingdom of the beast. Patay sila lahat, walang nagawa, di ba? Patay. So, anong ginawa doon sa mga natira? Yung mga ligtas, ligtas. Yung mga hindi ligtas, yung mga Hudyo actually, kalaban ng Diyos, pinatay lahat. So, may mga tao bang pumasok sa millennium? After nito, ito na sabing millennium. Tandaan nyo po ito, ha? 1,000 years of rule of Jesus. Mamaya, basahin natin yan. So, sinong bida na dito? Dito yung beast, kalaban, dito si Jesus na. Siya na yung nag-ahari. Kasama tayo dito sa 1,000 years, okay? Jesus reign. So, ano meron sa 1,000 years na yan? Okay, lagay ko ulit, millennium. Spelling yan is millennium. Okay, kung magsulat. Double L. Ha?
Milenyo mo nga. Mali yung computer. Yan yan ha. And then, pagkatapos ng 1,000 years, ano na? Ito na yung new heaven and new earth. Okay? Pagkatapos nito, wala nang space eh. New heaven and new earth. Okay, forever and ever na yon, yung Diyos Ama na yung pinaka-pinaka. So, masaya yan, di ba? Pero dito pa lang, masaya na, yung 1,000 years. Kasi ang description dyan, wala nang kalaban, wala nang si Satan. Mamaya, basahin natin. Pero papalayain na naman siya dito. After naman 1,000 years, tapos magkakaroon naman ng, kung ito, Battle of Armageddon, ito naman ay Battle of Gog and Magog. Idudawin ko muna, mamaya, isa-isa yan sa Bible. Pagkatapos nun, yun na talaga yung perfect. Wala nang kasalanan, new heaven and new earth. Okay, so balikan natin yung ating verse dito. Kaya sabi ko, balikan natin na konti yung 19, di ba? Kaya sabi dyan, in the beast has taken with the false prophet and wrought miracles before him. Sino yung beast? Yung antichrist, yung false prophet, parang katulong niya. Kasama yung mga tumanggap ng bakuna, and then, di bakuna. Mark of the beast, okay? Hindi yun ha. And them that worship the image, lahat sila ay cast alive. Yung ibang namamatay ngayon, namamatay muna, tapos pupunta sa impyerno yung kaluluwa. Ito, buhay pa. Ba't ganun? Mas hindi ko nun alam eh. Siguro, matinding parusa talaga. Diba? Habang papunta ka sa impyerno, doon nalululusaw yung katawan mo. Namdam mo lahat. Sana hindi kayo kasama doon. 21, the remnant were slain. Sabi ko kanina, pag may natira pa, hindi ligtas, hindi sila papasok sa millennium kung kalaban sila ng Diyos. Okay, so pinatay lahat. Sinong pumatay sa kanila? Sino ba yung may sword sa city out of them? Si Jesus. Okay? At kinain yung laman nila. Okay? Again, bakit mas to inaaral pa natin yan? Para nga ma-appreciate natin yung kaligtasan natin. Wala na tayo dito kung ligtas ka. Kung di ka ligtas, tatapang-tapang ka ngayon, ito yung sasapitin mo. So sana, bago hindi pa huli ang lahat, maligtas na kayo. So 20, and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit. Ano ulit yung bottomless pit? Impyerno lang po yun. Kung naalala nyo, sino ba yung angel na yan? Binanggit yan sa Revelation 9. Balikan lang natin sa 9, ha? Kasi naulit nga yan, di ba? Ito, smoke. Smoke of the pit. Bottomless pit. And then, yung mga locos lumabas. Meron daw isang official doon, no? O sabi dyan, si and the king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name is Abaddon sa Hebrew and then Apollyon sa Greek. So, isang tao lang, isang anghel yan. Hindi si Satan yan. Kasi, balikan na natin sa Revelation 20. Anong ginawa nung ni Apollyon or na Abaddon? Ang sabi niya, he laid hold of the dragon. Sino yung dragon? Si Satan. Baka ibang, hindi, nakalagay yun, the old serpent, which is devil and Satan, and bound him 1,000 years. So, again, after the 7 years, balikan lang natin, after 7 years, 1,000 years na. Itong 1,000 years na to, wala si Satan dyan sa mundo. Nasa impyerno siya. Okay? Pag sinabing, tinali siya. So, walang Satanas. Ano mangyayari sa mundo pag walang Satanas na si Jesus ang nagahari? Maganda ang takbo ng paano. At mangyayari nga niyan, wala nang gera. And, may time naman tayo. Wala nang time. Basahin ko yung mga millennium, verses sa Old Testament. Kasi dito wala nang dinescribe. Pero sa Old Testament, paulit-ulit yung sinasabi, darating yung araw, ang Panginoon na maghahari, wala nang ganyan, wala nang hirap. Tingnan natin sa Zechariah. Ano tayo nag-start? Ba't parang bilis ng oras? 3:20 na tayo nag-start. Ano ba yan? Saan tayo na tagalan? Okay, sabi dito, for I will gather all nations against Jerusalem to battle, the city shall be taken, the house rife,
rifle, and the woman lavish and half of the city shall go into captivity, and the residue of the people shall be cut off from the city. Tama ba to? Hindi, sorry. Ano to sa tribulation to? Tinignan ko kasi. Hindi yan, sa ano yan? Sa Day of Wrath yan. Verse 9. Sa Old Testament po, mabilis yung pangyayari kasi walang detalye masyado. Yan, so ito yung, and the Lord shall be king over all the earth in the day, in that day, shall there be one Lord and His name one. So ito po yung ang Panginoon na yung maghahari. Okay? Gusto natin yun. Yun ang hinahanap natin. Isaiah 2. Isaiah 2 to 4. Ano ba yan? Yan, ito yun. Okay, so, masayang ka lang mabilis. It shall come to pass in the last days, in the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Sabihin, yung pinaka ang mag-rule, si Jesus, tapos yung bansa na yan ay, siya na yung ano, pinaka maunlad, siya na yung pinaka makapangyarihan. Pero, tinutulungan niya yung ibang nation. Okay? And many people shall go and say, come ye, and let us go up the mountain of the Lord, the house of God of Jacob, and He will teach us His ways, and then we will walk in His paths, for out of Zion shall go for the law, and the word of the Lord from Jerusalem. So, bakit sila tinataas? Kasi ang galing nila. Okay, ang ina-apply nila, salita ng Diyos, at pag in-apply mo salita ng Diyos, uunlad ka. Andaan nyo yun. Kaya ngayon, meron na tayong konting glimpse niyan. Pag inalam mo yung, ano ba yung mga maunlad na bansa ngayon? Konti ang corruption. Ayun yung sumunod sa salita ng Diyos. Pero again, walang perfect ngayon eh. Walang perfect ngayon. Isang generation, magiging okay later, magiging corruption na naman. Ganun mo sa nangyayari. Kaya kahit US ngayon, di perfect yan. Nasa 40, sabi dito, and He shall judge, sino yung He, Jesus, among the nation, siya yung leader, and shall rebuke many people, and shall beat their swords into plowshares. So, ano yung pagsasabi ng plowshares? Ano nga ba yung plowshare? Pang araro. Ano yan? Mahirap nang intindihin to eh. Makinig na. So, darating daw yung time, wala nang kalaban. Bakit may baril? Kailangan ba ng baril kung mapayapa naman? Hindi mo na kailangan. Kasi si Jesus na yung, hindi ko alam paano yung ginawa, makapangyarihan sila eh. Ang Panginoon, tapos pati yung mga official niya, tayo. Hindi naman tayo papatay dyan ng wala lang. Hindi naman tayo nakawa natin to. Walang ganun. So kung puro righteousness na yan, hindi na natin kailangan ng sword or ng baril. So gagawin natin sa sword natin, gagawin natin pang ano na lang, pang industry. Ganun daw mangyari yung spears, gamit sa gera, gagawin pruning hooks. Ano yung pruning hooks? Pang ano lang yan, pang tanim din. Pang tabasa tayo kung hindi nagkakamali. Nation shall not lift up sword against nation. Wala nang gera. Neither shall they learn war anymore. Talagang hindi na sila mag-aaral. Di ba ngayon, puro research yan, palakasan ng bomba yan ngayon eh. Pabilisan ng jet. Ngayon, wala na. So, ito lang yung mga ilang verses na dinescribe matagal na. Na darating yung isang panahon, ang Panginoon ang maghahari. Wala nang gera. Hindi ko na babasahin lahat to. Okay? So, wala tayong time. Balik tayo sa Revelation 20. So, pag nangyari po yan, masaya yun. Kasi nga, walang sa Satanas, wala na tayong problema. Problema, hindi lahat ng tao ligtas, ha? Yung iba doon hindi ligtas kasi may pinapanganak pero ang tagal mamatay. 1,000 years. Tama ba yun? Pag namatay siya ng... Gusto kong makita yun eh. Ano sinabi doon? Halimutan ko.
Pero yung ano daw, pag may namatay ng 100 taong, kunwari si Julia namatay, 100 years old na. Ay, bata naman, sayang. Bata ba yung 100? Matanda. Pero dito, dahil ang lalakas nila, dahil parang nagbalik yung beef sa Garden of Eden, or yung before Noah pala, malalakas yung tao. Alam mo si Adan, di ba? Si Adan, ilang taon namatay si Adan? Adan. 910, kung hindi ako nagkakamali, si Methuselah, 969. Ganun yung mga tao. Parang, sabi sa Bible, parang mga puno. Okay? So, ba't ka nabanggit yan? Ganun yung buhay natin sa millennium. Okay? So, pero, sabi na, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Sino yung mga pinugutan daw at pinatay for the witness of Jesus? Sino yun? Kung sinabing witness, mga martyrs, mga Kristiyano tong matino at naglingkod ng tapat sa Diyos. For the word of God. Kung sabihin, hindi umayaw. Ano tulad yan? Ginagawa natin. O, let us not forsake us assembling of ourselves together. Yung sabi ng Diyos, ginawa natin. Pag may nagalit sa atin, mapatayin tayo, masama tayo dun. Okay? Hindi tayo nagpatakot. And which not worship the beast. Okay? Hindi tayo nagpatatak. His image, his mark upon their foreheads in their hand. Ano sabi doon? And they live and reign with Christ. Malinaw, di ba? 1,000 years. So, sino yung mga official, mga Kristiyanong matapat? So, iba-iba tayo ng ranggo niya. Gano'ng akatapat, gano'n yung ranggo mo. So, sino dito lagi kinukutos-kutasan lang? Tagalinis lang lagi ng ano. Mag-okay lang yan dito. Pero sa tapat ka, gusto mo naman, ikaw naman yung leader, di ba? Sana. Sabi dyan, blessed and holy is he that had part in the first resurrection and such second death hath no power. Sino yun? But he shall be, they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him. Inulit lang, dinescribe yung mga tao magre-reign with Christ. Sino yun? Mga ligtas. Ano yung first resurrection? Yung rapture na binatawag. Pag sinabi pong resurrection, namatay ka, nabuhay ka magmuli, hindi ka na ulit mamatay. Hindi katulad ni Lazarus, hindi katulad ni sino may binuhay. Ni Lazarus at marami pa, yung anak ni Jairus, yung binuhay ni Elijah, ni Elisha, ni Paul, si Eutychus. Namatay ulit yun. So, kaya ang first resurrection talaga, miracle yan, yung second coming, the rapture. So, tayo po yun. Okay? Ba't sinasabing may first resurrection? Kasi may second resurrection. Yung nga sabihin dito. Sige, pwede magtanong. Pwede magtanong, ha? May tanong? Sino? Oh, namatay sila. Pag namatay sila, yung mga ligtas, ha, sa langit. Kaluluwa lang andun, yung katawan nila, nabulok na. Okay? Pero sa rapture, yung katawan nila, babaguhin. Magsasalubong yung kaluluwa. Sa anong timeline yan? Sa rapture. Sa rapture time. Sa end of ng 7 years. 7 years lang. Yung pagkatapos lang ng 7 years, nasan yung mga kalaban ng Diyos? Impyerno. Tama. Impyerno yun. Oo. Pero ganun din. Wala pang resurrection. Magkakaroon din sila ng resurrection, pero resurrection to damnation. Ito na yan. Malapit na tayo dun eh. Okay, basta yung mga ligtas sa before ng rapture, first resurrection, magiging tayo ruler sa millennium, sa 1,000 years. So, doon pa lang, masaya na, di ba? Actually, maganda nga ngayon, sa langit ka na eh. Kung nasa langit ka na ngayon, enjoy mo na yung langit, tapos, pero mas maganda sa atin, kasi nga, ano tayo eh, may paglaban tayo sa tribulation. Oh, mas maganda yun. Exciting yun, kasi langit ka rin naman eh. Di ba? Ba't kayo matatakot? Okay. Sabi dito, ngayon, when the 1,000 years expired, okay, ulitin ko ha, itong 1,000 years na to, naghari si Jesus, pagkatapos nito, ba't papakawalan si Satan? Sabi kasi doon, para may kalaban ulit. Parang pelikula. Diba? Parang yung Transformer.
Ang bira si Megaton, di na namatay, di ba? Namatay, nabuhay, namatay, nabuhay. Ngayon, naging virus na. Joke lang. So, pero papakawalan siya. Eh, sabi sa Bible, no? Papakawalan siya, sabi, to deceive the nations. So, may ano na, hindi kasi liligtas lahat yun. So, sino madi-deceive? Yung mga hindi ligtas. At sinasabi dyan, may binanggit dito na Gog and Magog. Ang habang usapan yan. So, sinabi yan sa Ezekiel, na medyo-medyo creepy. Cryptic pala, I mean. Pero, i-summarize ko na lang, ibig sabihin lang niya, parang kaninang Armageddon, siyempre talo yung kalaban. Pero this time, nabuhay na naman si Satan, niloko niya yung ibang tao, lalaban na naman. Sino mananalo? Siyempre si Jesus. Ulit, tayo ulit, no? Pero ang dami niya, no? Kasi milihin niya, hindi namamatay yung mga tao. So, ang dami niyan. Ang daming tao. So, yung mga naloko niya, kakalabanin natin, ano mangyayari? Tingnan natin. They went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about. So, pinalibutan daw yung mga ligtas. Patayin tayo. And the beloved city. Ano yung beloved city? Jerusalem na yun, ang time na yun. Kasi doon maghahari yung center. Si Jesus na yan. Okay? Anong ginawa? Parang sa ano din, ang mga gidon, isang ganun lang, boom! And fire came down from God out of heaven and devoured them. Patay sila lahat. And the devil that deceived them that was cast into the... Inulit-ulit. Pinatay ulit yung devil, tinapon na naman sa lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. Ito gusto kong pansinin niyo, sabi dyan, nasan daw yung beast? Namatay ba yung beast saka yung false prophet? Andun pa rin sila, ibig sabihin, sinusunog, after ng 1,000 years, sinusunog pa rin. Isa sa mga magandang proof text na hindi tayo nauubos. Sila pala, huwag napunta sila sa impyerno. Ngayon, kung napunta ka sa impyerno, forever kayo doon. No, hindi ligtas. Mga makulit, nga. Shall be tormented day and night forever and ever. Sinabi forever, forever, and ever. Walang katapusan na yun. So great white ito. So pagkatapos na ng 1,000 years, natalo na naman sila, may judgment na naman. Pero, sinong uhusgahan niya? Yung mga hindi naliligtas. Kasi yung mga ligtas, ligtas na eh. Okay, sabi dyan, he that sat on it and whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. Ano yung book of life? Diyan nakasulat lahat ng pangalan ng mga ligtas. Okay? Pag wala ka doon, impyerno ka. Ano sabi? The dead were just on those things that were written in the books according to their works. So, tackle mo natin ng konti ito. Kala ko basta yung mga ano, hindi na huhusgan sa gawa natin. Kasi nga hindi mga ligtas to. Huhusgan sila kung gaano katindi yung parusa nila. Yan po ibig sabihin yan. At yung isang book dyan, I believe, yung Bible. Kasi Bible, dito sinaulat yung mga dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin. Paano ka huhusgaan ng Diyos ngayon? Babasahin niya to. Magnanako ka, sinungaling ka, hindi ka naligtas, ito yung parusa sa'yo. Okay? So, ano mangyari pa? And the sea gave up the dead that were in it. So, yung mga matagal lang namatay, mabubuhay ulit. Ito yung sinasabing second resurrection. So, this time naman, yung second resurrection, yung mga ligtas sa millennium, siyempre sa langit pa rin. Pero yung mga hindi ligtas, kasama silang husgan dito. This time, yung kanilang katawan, ano na rin, sasama na rin sa kanilang kaluluwa at sila ay husgan. And death and hell were cast into the lake. Yung binabasa, di ba? Yung kabatayan at saka impyerno, tinapon sa lawa na nga po. Ito ay kalawang kamatayan. Impyerno lang po yun. Kaya sabi na, nasan yung ano, lake of fire? Eh, ang hirap sagutin nun. Pero sabi ng iba, wala daw sa earth yan. Sabi naman iba, nasa earth pa rin. Hindi ko alam eh. Basta sigurado, ayoko dun. Yun ang sigurado dun. Pwedeng araw, sinunog na yung earth, tapos nagkaroon ng bago. Pwede rin gano'n, kasi laki daw nung lake of fire eh. Kung saan man yun, ayaw niyo mapunta doon. Amen? Whosoever was not found written in the book of life were cast into the lake of fire. So, inulit lang, yung book of life pa saan? Kaya kailangan hindi alisin yung pangalan mo sa book of life. So, pwede yung pag-aralan niya personally, I search nyo lang lahat ng mention ng book of life,
life, in the book, his book. Andun po yung pangalan ng mga ligtas. Okay? So kaya, ano po yan? Recorded yan. Kaya walang dayaan po dyan. Kailan nasulat yung pangalan mo sa Book of Life? Yun ang tanong. Sabi ng iba, pag naligtas ka ngayon, isusulat. Problema, walang nakalagay sa Bible nun. Madalas is, yung tinatanggal lang. Kaya ang paniwala natin, originally, kunwari, si Rica, pinanganak, kailangan pinanganak. Alam na naman ng Diyos na napapanganak eh. So, andun na yung pangalan mo. Pero pag hindi ka naligtas, o naging reprobate ka, aalisin yung pangalan mo dun. Ganun yun. Okay? So, basta paano ko isusulat yung pangalan mo dun? Nga, maligtas ka. Nakasulat na nga eh. Huwag lang aalisin. Okay? So, may question? Ano yung tinatanong nyo kanina? Yung baby, nakasulat na dun. Okay? Hindi pa. Pag naging reprobate or namatay sila, wala kay Jesus, namatay sila, hindi kaligtas. Burado. Okay? Ano lang yun, derivation lang natin sa scripture kasi walang ganun sinabi. Pero wala rin sinabi kasi na pag naligtas ka, saka sinusulat. Walang ganun. Laging past tense or minsan past participle. Written agad eh. So yun po yun. Take mo a question. May tanong ba? Masyadong mabilis lang, no? Basta... Di ba, may tanong? So, ang binigay ko lang sa inyo yung tama. Yung iba, ang paniniwala, hindi ganito. Ang paniniwala ng iba, ang rapture dito sa umpisa, maliyo, walang Bible doon. Yung mga Catholic, hindi nga naniniwala dito sa 1,000 years. Alam nyo ba yun? Naniniwala silang ngayon na yan. Ang tawag natin doon, amillennial. Walang millennium. Nung si Jesus daw ay pinanganak, siya daw ay naghahari na sa puso natin. Tama naman yun sa mga ligtas, pero yung dinidescribe dito siya naghahari sa mundo. Iba yung naghahari sa puso, iba naghahari sa mundo. Kasi sinabi doon, so maghahari din yung mga saints. So, paano tayo naghahari sa saints nung naghahari ba ako sa puso mo? Hindi naman eh. Literal po ito eh. Kaya hindi pa nangyayari yung millennium, okay? Question ba? Masyado lang mabilis eh, no? So, after nito, medyo madali na, langit na to. Siyempre, meron din yung mga bagay na, ano. O, ba't ngayon kayo tumahimik? Kaninang ingay nyo. Abad? Wala nang gutom sa langit, bad. May pagkain. Yun ang maganda. Paano nangyari yun? Di ko rin alam eh. Eh sabi daw, wala nang ano eh, paghihirap. Kung nagugutom pa tayo, di naghihirap pa tayo. Kasi siguro po. Kasi po di ba sabi mo, nag-aali daw po. Saan? Kung baga parang nagtatanim po. Talaga? Saan? Di ba sabi po kanina? Millennium yun, dito yung sa earth. Dito yung sa earth, yung millennium. Ito ha, ulitin ko ha. Ayan. So yung rapture, akita tayo sa langit, dito na walang, ano. Kaso naghihintay tayo dyan para... Dito sa millennium. Pag millennium, dito sa mundo, i-restore to, yung mga nasira, i-restore, ayusin ulit. Para rin tayo mga tao niya, pero hindi na tayo tao kasi hindi tayo namamatay. Pero may mga tao pang iba. So sila yung pamumunuan natin. So masaya yan kasi kung ano, yung mga na-miss natin ngayon, hindi tayo makapagbakasyon kasi wala tayong pera, di ba? Tayo na maghahari yan, pwede ka na magbakasyon kahit saan. Lumilipad. Hindi ko alam kung dito sa millennium o sa new heaven and new earth. Anong tanong mo? Kung nagtatanim dito, magtatanim pa tayo dito. Pero dahil pag-rule yan ka, sila magtanimin mo. Oo. Oh, pwede din ka magtanim, hobby. Dito kung makakain pa talaga tayo dito, dito sa 1,000 years. Pero hindi din tayo nakamatay kung hindi ka kakain. Kasi iba na yung katawan mo, yung glorified body. Ngayon yun. Masaya to eh. Pag in-imagine mo talaga. Kung paniwalaan mo rin. Iba kasi hindi paniwalaan eh. Question pa? May asawa. Ayan, maganda. Sabi sa Bible, wala.
Ah. Para ano yun eh? Para bulto lang. Ano po yun? Nasa langit lang. Di naman siya bumaba eh. Hindi siya bumaba. Sabi nung nakikiusap yung white rich man, bumaba ka dito. Hindi pwede yun. Hindi allowed yun. Natila lang dun. So parang nag-ano lang sila, teleconference. Parang ganun. Nag-zoom lang sila. Sino? Lazarus. Lazarus. Ha? Bag? Okay, very good. Nasaan siya nun? Sa langit, impyerno? Kasi si Lazarus, ano lang eh, 3 days lang, di ba? O 4 days? 4 days, di ba? So 3 days kasi, decompose na yan. Pag 4 days, pero hindi siya, sabi na hindi na decompose yung katawan niya eh. So, hindi ko alam, baka dito lang. Pwede rin sa langit, pero binalik yung kaluluwa. Pero dahil lang binigay sa kanyang katawan, yung dating katawan, hindi lang nabulok, mamatay pa rin siya. Ang hindi lang mamamatay kasi yung glorified body. Ito yung sinasabi sa, sabi yung 1 Corinthians 15 na nata yun eh. Na ano natin last time. Pag na-rapture na. Kaya special po itong rapture na to. Ang problema sa mga pre-trib, ginawa nilang maraming stages daw yan. Kailan lang may kausap na naman akong ganyan. Ang dami, ang labo. Parang dami stages. So, may question pa? Time na eh, no? So, parang sarap pag-usapan. Ngayon, ganun lang gawin natin. Review ulit natin next week. Okay? Medyo madali na yun next week eh. Okay na? So, sige, ano lang. Tanong-tanong na tayo pag yung chat. May ano, Sunday school, pwede rin. Okay na, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa apong ito lang, pinag-aralan yung salita, Panginoon, na may mga katanungan din kami dahil po may mga nangyayari sa panahon namin ngayon. Ang dami nag-brought up ng events sa Revelation, Panginoon, na parang mangyayari na ito, Lord. So, I pray na maintindihan po namin na yes, mangyayari ito. The best lang namin gawin is paghandaan ito, Lord. Magtiwala sa inyo. At gawin namin dapat namin gawin ngayon. Mas mabilis, mas maganda, mas maaga. Mas magtapat kami, Lord, sa inyo para andun ang rewards. Andun niyo po yung matulungan namin yung iba, Panginoon. Pag dumating yung time na ito, Lord, di sila magtaka dahil nakasulat na pala lahat, Panginoon. So I pray na kayo pong mag-stir din sa mga gusto magbalik, Panginoon. Ganoon kasiyahan kahit na medyo magulo. May mga takutan, Panginoon. I pray na bigyan ako yung bayaya, Panginoon, ang kapayapaan. At gawin din po namin yung aming dapat gawin sa part namin. Ingatan po bawat isa. At ingatan niyo kami sa buong linggo na naman. Balik niyo po ulit kami sa mga activities namin, Panginoon. In Jesus' name we pray.